Luto na siya, so kainin na natin. Hello mga sadik! Kamusta kayo dyan? Hello mga sadik! Kamusta kayo dyan? At welcome to my channel. At ayun nga, ngayon lang tayo nagka-video ulit. At ngayon lang tayo medyo lumuwag. Mahirap kasi mag-video, no? Mahirap kasi mag-video na pagod tayo sa trabaho. Ayong iluluto ko na lang eh. At yung ibibidyo, papahinga ko na lang kasi pagod eh. Ano naman, medyo ang pahinga natin ngayon, tulog na lang. So, magkaroon ako ng oras para mag-video. So, may gagawa ako ng kanse, ilonggo food yun. Luto sa ilonggo, yung shank ng baka. So, ito yan mga sadik. Ayan, meron ako rito yung shank. Ayan, yung pambulalo kung tawagin nila. Ayan. Pero naluhan ko na ng malaking hiwa ng beef. Pinakuluhan ko na ito kanina. Yung mga 5 minutes lang. Tapos tinapon ko yung kanyang tubig para mawala yung mga sebo-sebo, no? So, at yun nga. At meron ako rito ng langka. Ayan na. Unripe jackfruit. Ayan lang sa. Pero ito ay sa lata. Dahil mahirap maghanap sa riad ng sariwang langka. Kaya ayan, nakita ko. At yung bawang sibuyas. Ito, andan to. Pinitpit lang na bawang at sibuyas. Tsaka meron ako rito. Ayan, yung gooseberry. Ayan, eh, product ng India to. No? Actually kasi, ang nilalagay talaga dun sa kansi ay yung batuan. Kagaya din ito, pero sa Pilipinas na nakikita yon sa Bacolod, sa Iloilo. Sa Capiz meron din sa amin, sa Capiz. So, naghanap ako ng alternative nung ano, nung alternative nitong nung batuan. So, nakita ko itong gooseberry. Medyo parehas naman sila. Maasim, medyo mapakla. Ayan. Pagkahilaw. Kaya nakita ko. Tinikman ko naman, okay naman. Nagawa ko ito dati, nilagay ko sa paksiw. Sa paksiw nilagay. Ayan. Ito yung jackfruit natin, ay lata. Ayan, nakita yung nasa lata yan. Unripe jackfruit. Kasi mahirap maghanap dito. So, sa lata na lang yung kinuha ko para medyo hindi na tayo sumagat ng ulo kakahanap. Yung tanglad, wala akong tanglad. Kaya okay lang. May gooseberry naman. Gooseberry fruits. Ayan. At meron ako rito yung anato. Ayan, yung anato powder, yung aswete. Wala tayong aswete na saliwa, eh, kaya yun na lang, powder na lang, dinasalba sa tubig. Siyempre, meron tayong sinigang mix. Siyempre, konti lang kasi meron na tayong gooseberry. Medyo maasim naman na yan. Dadagal na natin ng konti nito. Ayan, so medyo anong oras na din. So gawin na natin para matapos na rin, para maupahinga na rin ako. So, yun nga, dahil busy. Naman, OFW tayo. Nasa Riyadh, at ang hirap maghanap sa Riyadh, lalo yung magmilulutuin eh, ka. Ang hirap maghanap na ingredient. So, ayan, nakita tayo ng lata na jackfruit. So, tara, let's go! Ayan, mga sadik, mag-iisa muna tayo. Ika. At nalagay natin sa pressure cooker para diretso na siya mamaya palambot. Yung bawang. Ito ay hindi siya hiniwan. Pinipit ko lang yun. Tala natin mag-golden brown yung bawang. And yung sibuyas. And sa atin lalagay yung mga chop. Then, nalagyan natin yung anato powder dito sa tubig para magkaulay na siya. Bukas sabi, hindi na siya. Medyo nalagyan natin ng tubig. So,
Try natin kumulo ng konti bago natin takpan yung pressure cooker para maayos yung pagpalagpag ng baka. So, kita-kita na tayo ngayon. So, ayan mga sadik. Kumukulo na siya. Ayan, kumukulo na. Tatakpan na natin. At lalagyan natin yung kanyang whistle. At yun mga sadik, may takip na. So, antayin natin kumuluto ng 30 minutes. Yan, 30 minutes lang kasi malambot naman yung mga baka dito sa real eh. Pag sa supermarket mo siya binili. Ligay sa atin sa palengke, matigas kasi sobrang magulang na. So, yan, konting trivial lang dun sa batuan. Ang batuan ay sa amin sa marami yan, sa Iloilo, sa Pati, sa Bacolod. So, yun yung prutas na kulay green. Ayan, oh, ayan. Kulay green yon na bilog din. So, ginawa ko ng paraan, naganap ako ng gooseberry. Ayan, gooseberry galing ng India kasi halos parehas din yung batak natin ng India. Halos pa parehas lang din. Pero yung gooseberry, ayan, medyo maasim kasi yung tsaka medyo ipakla na konti. Ayan, parehas na parehas sila. So, yun ang nilagay ko. So, ayun nga. Hintayin natin na kumulo at balikan natin mga okay. Yun mga sadik, ayan, medyo okay na siya. Ayan, may lambot na yung ating baka. So, buksan na natin. At lutuin na natin ng may kasamang langka. Good na. Tiplanan natin siya. Tagan natin ng tubig ulit. Ayan mga sadik, kumulo na siya ulit. Lalagay natin itong ating langka, yung ilaw na langka. No? Ayan, para makakain na rin tayo. Ayan. Kung meron kayong mga extra gulay, like kapechay or something na pwedeng ilagay dito, tagin nyo, okay lang, wala namang problema. Pero ang original talaga na pansin is sa langka. Pero kung masayang yung manggulay yung sarip, ayan, dagdagan nyo na lang, wala namang masama. At least maraming gulay. At lalagyan natin siya ngayon ng pampaasim pa ulit kasi hindi siya gano'ng maasim gawa nung syempre hindi naman masyado maasim yung gooseberry. So lagyan din ang sinigang meat, konti lang. Kalahati lang nito. Ayan. Ayaw kasi nung masyado maasim pagkaan. Parang mahirap na kainin kung masyado maasim. So, ayan. Pakawalin natin siya ulit ng konti pa. Sa lagyan natin na sili yung mahaba. So ayan, ito yung ating sili, yung green chili natin mahaba, natin dyan. Tapos, titimbang natin ng patis. Tagal natin ang patis dito no, para magmalasa siya. So, natin ang konti. Ayan, malambot na yung baka. Ayan. So, titikman natin kung paano tayo mag-adjust ng lasa niya mamaya. Suwabe na etch. Lumasa yung langka. So kahit na hindi siya fresh na langka, no, sa lata lang siya, pero malasa naman. Mas okay yung kanyang atin pa. So lagyan natin ng lagyan natin ng konting asin lang para may lasa mo ba ng asin yung mali. Ayan, konti lang yan. Kasi malasa na eh, konting asin lang naman. So, antayin natin kumulo pa ng kumulo tapos kakain na tayo mga sadik. Ayan. Yun. Yun na ang tamang timpla ng kanset. Masin-masin ng konti. Lumasa na yung mismo lasa ng langka. So, konting kulo pa. Hangunin natin siya at kakain na tayo. Dagutom namin. So, ayan. Oh, di ba? Sarap. Ayan, so mga sadik, after 2 minutes na kumukulo. Ayan, after natin pinakulo ng 2 minutes, kulo na. Ayan naman. So, kahanguin ko na. Ayan, 2 minutes na ito kumukulo. Luto na siya. So, kainin na natin. So, kaya tayo dito. Oo, sarap ng shampoo. Maraming yung tinatawag na to, ito yung mga pambulalo eh. Pambulalo ng luto. So, pinawa natin siyang tanse. Pinalawal na natin ng konting mga laman-laman, mga laki ng hiwa, kaya fair na fair at pupalambot niya.
kanya mga sadik. So, salamat sa inyong panonood at sana ay natutunan kayo sa pagluluto ng kansi sa Riyad at yung gooseberry foods pwede nyo ilagay. So, ayun ang alternative ng batuan galing na Bolot o galing ng Cebu, galing sa Cebu, galing ng Iloilo, galing ng Capiz. So, salamat sa inyong panonood at mabuhay kayo mga sadik.